Papano ang mahal na Reyna at mahal na Ari pinapahanap na si Dwarvina sa buong kaharian? Elvin, nasa si Dwarvina? Ang alam ko po, nasa kwarto niya. Nakabalik na pala si Dwarvina. Ngayon kailangan ko pang kaibiganin niyang karibal ko. Kasi yun ang sabi ng inang ko. Paano mo nakausap yung inang mo? Nakahanap ako ng daan papunta sa kagubatan ng Kadiliman. Malapit na silang bumalik. At pag nangyari yun, ako ang magiging prinsesa ng kaharian. Nakumbinsi ko sila na pagod si Dwarvina at ayaw magpaistorbo. Pero kailangan pa rin nahanapin si Dwarvina. Dwarvina, saan ka pa? Baka kung anong mangyari sa kanya. Bakit ganun? Parang kilala ko yung bata dun sa larawan. Ano ba itong naalala ko? Totoo bang nangyari to? Panaginip lang. Dwarvina? 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 Eh bakit ka naman hindi sumasagot? Nag-aalala ko. Pagod ka na daw kagabi, kaya hindi na kita inustorbo. San ba kayo pumaroon ni Elvin? Dwarvina? May problema ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Adi! Saan ka na ba, Dwarvina? Mga mabuyog! Kailangan ko ng tulong nyo! Mahal na Reyna, pasensya na po kayo. Kaya ako lang naman po nagawa yun para hindi po mapahamak si Dwarvina. Mahal na Reyna, sa mahal na Reyna? Gwendina? Anong ginagawa mo dito sa silid ni Dwarvina? At ba't suot mo yung damit niya? Adi? Uy, Badi! Anong ginagawa mo dyan? Tinumok mo yung may nakita akong delata. Tsaka may kasama ng pambukas. Ayaw mo nun, kain na tayo. Ano ka pa naman? Hindi naman sa atin to eh. Uy, hindi pwede basta kumakuha ka ng pagkain na hindi sa atin ha? Isa lang naman eh. Gutom na kasi ako eh. Gutom na. Tsaka isa pa, kailangan natin umalis. Mamaya bumalik na naman yung matanda eh. Eh, gutom na talaga ako eh. Sige, sige na nga. Kainin mo na yan. Yes! Pambayad dyan sa kinakaya mong delata. Ano yun? Ha? Parang babuyog, kuya.
Huwag ka na magmaang-maangan doon, Tuken. Nahuli na kita. Huwag kang maingay. Nakikiusap ako. Kaya ko lang naman nagawa yun para hindi mapahamak si Dorfina. Asaan ba si Dorfina? Yun ang problema. Yun ang hindi ko alam. Hindi rin nila alam kung nasaan si Dorfina. Pero kahapon, kasama ni Elvin si Dorfina na pumunta sa mundo ng mga tao. Tapos, nawala si Dorfina. Kaya ngayon, hinahanap ni Elvin. Pinakiusapan ako na gawin ito. Kaya naman pakiusap, huwag mo na akong susumbong. Para sa pagkakaibigan natin. Para sa anak-anak kay Elvin. Bati, wag! Sandali! Dorfina! Kala ko hindi nakita makikita. Elvin? Ikaw ang nagpadala ng mga bubuyog? Halika na! Umay na tayo! Hindi! Teka lang! Kailangan natin tulungan si Lyndon tsaka si Buddy! Tawagin mo yung mga bubuyag mo! Halika na! Tawagin mo yung mga bubuyag mo! Pagkatapos umay na tayo. Inigkas mo na muna si Buddy tsaka si Lyndon! Abiana? 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 Calixto? Bakit dito natutulog? Hindi ko alam. Basta ang huling naalala ko, pinuntahan ko si Dorfina. Tapos nakatulog ako. Nakausap mo siya? Kumusta ang pakiramdam niya? Maayos ba siya? Ko maalala. Buyag, alis! Nakita mo yun? Oh. Namating na yung mga kapangyarihan ko! Namating na! Ade, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ha? Hindi, kuya. Ikaw. Akala ko talaga babaksak sa atin yun eh. Ako nga rin eh. Pero parang biglang may hangin na nagtulak dun sa banga, papalayo sa atin. Baka guardian angel natin yun. Alam mo, Buddy, kagabi ko pa nararamdaman. Parang may nanonood sa atin. Nagpapantay. Naisip ko nga, baka mga magulang ko yun eh. Hindi, Lyndon! Ako yun! O sino ka man? Salamat. Walang ano man. Ay! Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba merong tinatago yung Dorfinang yan? Ang ibig mong sabihin, si Dwentukin yung nagpapanggap ng Dorfina? Oo! Anong gagawin mo ngayon? Maghintay ka lang at manood. Bakit ganun? Ayaw na naman gumana
mo? Ha? Wala. Bakit ganun? Ngayon ang saya-saya ko. Ngayon ayaw naman gumana ng mga powers ko. Eh, ganyan talaga kapag bago mo lang nakuha ang kapangyarihan mo. Minsan hindi tuloy-tuloy. Pumapalpak-palpak pa. Tumigil ka na lang dyan. Kailangan na natin bumalik sa kaharian. Ngayon na? Kahapon ka pa nila hinahanap sa palasyo. Alasutan na namin ni Tuwentuken. Kapag hindi ka pa uuwi, baka mabuking tayo. Kaya kailangan na natin bumalik. Sige na nga. Pero teka lang ha. Papaalam muna ako, Lindon. Magpapaalam? Hindi ka naman niya kilala eh. Sandali lang. Buddy, sigurado mo maayos ang lahat, ha? Mamaya mahalata ng matandang may natulog dito kagabi. Dapat kasi sinabi mo na lang sa kanila na bahay mo to. Dati yun. Hindi na ngayon. Sige na, bilisan mo dyan. Baka bumalik yung matanda. Lindon, malungkot ka na naman. Alam mo, mas gwapo ka kapag nakangiti ka. Kaya parati kang ngiti. Kailangan ko na umalis, ha? Kasi baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Pero huwag ka mag-alala. Babalik ako. Babalik ako para makita kita ulit. Ingat ka, ha? Hoy! Halika na! Oo na! Teka lang! Sige lang, teka lang! Paalam. Halika na! Oo na! Halika na! Oh, sobra ka naman yatang malapit sa Lindon na yan. Anong nangyari kagabi? Wala. Wala. Baka naman nagpakita ka sa mukong na yun. Hindi ah. Talaga? Sinabi ng hindi nga. Tandaan mo ah, bawal yun. Bawal magpakita ang duwende sa mga tao. Oo na, alam ko naman yun eh. At saka ayoko nga magpakita sa kanya. Baka matakot pa siya sa akin. Sorry, Ina. Hindi kita nailigtas. Lindon, anak. Tayo na. Mahuli tayo sa flight natin. Iwanan tayo ng eroplano. Baba, Ina. Sige na. Let's go, let's go. Sige na. Mami, Daddy, sandali! Pero kailangan na natin umalis, anak. Pwedeng dalhin sa Amerika. Saka yung
kaibigan ko yun eh. Ayoko masira yung sinusuran. Anak, sino bang kaibigan yan? Kay Lucille ba yan? Ha? Alex, tulungan mo ako, kunin natin yung bahay. Tara, tara. Dahan-dahan na. Okay. Teka, may naipit eh. Sige na. One, two. Sabi nung bata ka, bakla ka. Hindi sa akin yan. Sa kaibigan ko yan. Sa isang matalik na kaibigan. Sigurado, hindi ko talaga makita. Hindi na si Tantang masungit! Shh! Sigurado ko ba talaga, Baste? Baka naman lasing ka lang. Hindi! Sigurado ko, di ko totoo ka talaga nakita. Yung duwende. Kayo na naman! Alis na nga po kami. Nakisilong lang. Siguro kayo'y nanakot sa akin kahapon. Ako, hindi ho. Siguro kaya tinatakot ninyo ako. Dahil gusto niyo ako mapagnakawan, ano? Sige, mga kasama! Hulihin niya mga magnanakaw na yan! Sandali lang! Takbo, bali! Oh, sandali! Dating na lang naman namin, pambira. Wala kayong kadala-dala! Lumayas kayo dito! Layas! Layas! Mayas ka! At huwag ka nang babalik dito! Ano? Ayos ka lang, kuya. Dapat kasi sinabi mo sa kanila na ikaw may may-ari ng mansyon na yun eh. Para natameme sila. Kala mo naman kung sino yung mga yun eh. Dibali, buddy. Pinapangako ko sa'yo. Yayaman din ako. Babawin ko yung bahay namin. At kapag nangyari yun, hindi na nila akong papalayas. Kaya mo, kuya. Tutulungan kita mapayaman iyo. Pero may kondisyon. Hmm. Sasama mo ako dito sa bahay mo. Kahit guard lang ng gate mo. Siyempre naman. Kaya na nga. Tara na. Tagal-tagal naman ni Elvin. Hanggang ngayon pa naman, di pa niya nakikita si Dwarfina. Hindi ko na kayang pagpagpan tong pagpapanggap na to, eh. Dwarfina? Anak? No. Dwarfina? Anak? Bakit ka ba nagkukulong? Pagod ka pa rin ba? Saan ba kayo napunta ni Elvin, ha? Dwarfina, may problema ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Dwarfina! Magandang araw po, mahal na hari.
Mahal na rin, Ben. Teka lang. Ano? Lata! Gumalaw ka! Ay! Nakita mo yun? Kitang-kita! Nakita mo yun? Galing mo naman! Ay, galing ko naman! Isa pa nga, isa pa nga. Ayan yung bote, yung bote. Bote? Lumipad ka! Simula nung nakilala ko si Lindon, parang yung kapangyarihan ko, parang lumabas na talaga siya. Oh? Ah, sige na nga. Saan ba ang kapangyarihan mo? Oh, sige, isa pa. Yan, yung bulaklak. Bulaklak! Lumipad ka! Oh, wala pa rin, ha? Anong nangyari? Oo nga. Isa pa, isa pa. Ayan, may isa pang bote. Bote, lumipad ka! Wala pa rin. Halika na. Halika na! Luwin Tukin, sagutin mong tanong ko. Nasaan si Dwarfina? Dwentukin, umamin ka. Nasaan ang anak namin? Wala po akong aaminin kasi hindi ko po talaga alam. Dwentukin! Uy! Dwentukin! Ikaw talagang bata ka kung ano-anong problema ang binibigay mo sa amin. Ano na naman itong gulong pinasok mo? Ano ha? Ano? Ano? Di mo alam. Kung nasaan si Dwarfina, ipaliwanag mo ngayon sa amin kung bakit mo suot ang damit niya. Kasi po... Sagutin mong tanong nila, sagutin mo! Paano ka naman sasagutin yung tanong nila? Eh, bato ka ng bato kung di ako makapagsalita. Magsabi ka ng totoo. Patay na naman ako dito. Pare, ayos na yan. Sigurado na peno niyan. Salamat, Mangil, ha? Walang anuman. Sige, lumakad na kayo. Baka gabihin pa kayo. At ako'y mag-aayos na ng gamit ko. Gaya ng Maynila, lalarga na. Ayos. Ayan na. Siyempre, buddy, ang pagyaman, hindi mo pwedeng madaliin yan. Kailangan daanin mo sa sipag at tiyaga. At tsaka sa swerte. Paano kaya kung tumaya tayo ng loto, kuya? Agad-agad mo lang mapabawi yung mansyon mo. Sana nga mahanap ko na yung kapatid ko. Yun ang balibalita. Booking na nga raw si Dwentukin at kinausap siya ngayon ng mahal na hari at ng mahal na reyna. Galit nga raw ang hari at ang reyna eh, kaya sigurado akong malalagot silang lahat. Lalo na si Dwarfina. Teka, may paparating huh? Tagot! Gwendy na! Hindi ba si Elvin yun? Eh, kaya lang sino kasama niya? Pupusta ako si Dwarfina yun. At mukhang galing sila sa labas. Naku, lagot na naman sila. Umamin ka na. Nasaan si Dwarfina? Huwag mo na silang pagtakpan. Oo nga, umamin ka. Ha? Aminin mo sa kanila yung totoo. Pupurti na talaga kita sa singit mo. Kakahiya. Wait, Tony. Nasaan si Dwarfina?
lumabas po siya. Ha? Lumabas? Saan? Saan siya pumunta? Ha? Ina, ama. Dorfina. Dorfina. Totoo ba yung sinabi ni Dwayne Tukin na lumabas ka? Opo, lumabas po kami. Lumabas po kami sa hardin ng karian para kumuha ng mga bulaklak. Pasensya na po, mahal na hari at mahal na Rina. Alam po namin mali ang ginawa namin. Lumabas po kami nang walang paalam. Alam niyo po, magkakasama po kasi kami nila Elvin at nila Dorfina kanina sa hardin at nakwento po namin na magaganda ang mga bulaklak sa hardin at gusto niyo pong makita ito. Alam naman po namin hindi siya papayagan kung magpaalam po kami, kaya pinagpanggap po namin si Dwayne Tukin na si Dorfina para hindi po kayo magsuspecha na wala po siya. Alam po namin mali po ang ginawa namin, pero ang totoo po niyan, lumabas po kami para surpresahin po kayo. Ito po, para sa inyo po. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Dorfina, na lumabas ka, hindi nagpapaalam. Pasensya na po, Ina, Ama. Wala naman po kaming masamang intensyon. Pinapatawad na kita, anak, pero ayoko nang maulit ito uli. Kung gusto mong pumunta sa hardin at kumuha ng mga bulaklak, hindi ka na kailangang manimlang. Sabi mo lang sa akin at sasamahan kita. Pasensya na po. Ikaw talaga kung ano-anong kalokohang ginagawa mo, nakakahiya ka. Mahal na Rena, mahal na Hari, pasensya na po. Sisiguraduhin kong madidisiplina ito mamaya. 20 na nga ako. Uwe, uwe. Malipa ulo ko. Uwe. Bato ka ng bato. Uwe. Problema kang bata. Uwe. Hindi kaya natin masyadong hinihigpitan si Dorfina? Pinapangalagaan lamang natin siya bilang isang prinsesa. At susunod na tagapamuno sa karyang ito. Siguro dapat ay hinahayaan din natin siya makalabas sa palasyong ito kahit paminsan-minsan. Dahil habang kinukulong mo siya dito sa loob ng palasyo, ay lalo siyang nananabik na makita ang mundo sa labas. Pero paano kung makalabas siya at makita niya ang sarili niya sa salamin? Paano kung bumalik lahat ng mga alaala niya? Salamat kanina. Hindi ko talaga akalain na tutulungan mo ko. Wala yan, Dorfina. Dati kasi nararamdaman ko na hindi mo ko gusto. Hindi ko talaga akalain na ikaw pang tutulong sa akin. Alam mo, Dorfina, noon, hindi talaga tayo magkalapit. Pero sabay tayong lumaki sa palasyong ito. At sa mundo natin, hindi tayo pwede magkaroon ng kapatid dahil isang beses lang nanganganak ang mga duwende. Pero naisip ko, ang swerte-swerte ko dahil parang ikaw na rin ang naging kapatid ko. Wala kang dapat ipag-alala. Ipinapangako ko sa'yo na palagi kitang ipagtatanggol. Palagi kitang ipaglalaban. Dahil magkapatid tayo, Dorfina. Mula ngayon, pamilya na tayo. O, Lucille. Diyan ka na pala. Hali ka na. Maupo ka na. Lucille, ang dalas mo ng ginagabi galing sa opisina, ha? Nay, kasi kaso ko lang po yung deliveries ng mga truck natin. Nagkaroon po kasi ng delay dun sa isang truck galing Batangas. Kaya yun, nagkagulo-gulo na yung schedule. Bakit ano nangyari sa truck? Nawala ng brakes. May nasaktan? Wala naman po. Mabuti naman kung ganun.
Ayun ang tubig. Ay! Alice! Halika, palitan natin ang damit mo. Halika na. Palitan mo na tayong damit, ha? Sobra-sobra naman yata ang binibigay na trabaho ni Marisa sa'yo. Ano ba? Pati truck na sira, ikaw pa aasikaso. Wala ba ibang tao gagawa niyan? Lola, teka ha? Lola, kaya ko lang naman pinakikialaman yung truck na yon kasi kilala ko yung driver. Lola, si Lindon ang driver. Sino ni Lindon? Sino Lindon? Lindon yung dating anak nung mayaman sa probinsya dati? Opo, kalain mo, bumaliktad na yung mundo. Buhay nga naman, no? Ay, siya, mahirap na ngayon. Kaya yun, tinulungan ko siya para makapasok bilang driver sa company natin. Lucille, mag-ingat ka sa lalaking yan. Baka nakakalimutan mo na. Siya ang nakakaalam kung ano talagang nangyari kay Ina at kay Cardo. Okay lang yun, Lola. Mga bata pa kami, kaya walang maniniwala sa kanya. At saka, naging best friend ko rin naman siya eh. Kahit na. Ayokong naglalalapit ka sa Lindo na yan. Eh, Lola, ang gwapo-gwapo niya kasi. Alam mo yun, nung makita ko siya, ayoko na mawala sa paningin ko. Nakita ko ang dati nating bahay, Chloe. Naalala ko sino mami at daddy. At syempre, ikaw. Sayang at hindi mo inabot ang mga panahon yun. Nakatira kami sa malaking bahay. Wala kaming problema. Hoy! Andiyan ka na pala. Ano naman ginagawa mo? Ha? Sumusulat ka na naman sa kapatid mo. Sigurado ka bang nakakarating yung mga yan? Sulat ka ng sulat. Kahit naman minsan, wala kang natatanggap na sagot. Baka naman lumipat na yung mga yan. Eh, yun lang yung alam ko na address eh. Tsaka malay mo naman kung natatanggap nila. Alam mo, mamaya na yan. Alam mo, kumain lang muna tayo. Tingnan. Tingnan nga. Paniwalang paniwala si Dorfina, magkaibigan talaga kami. Eh bakit mo nga ba ginagawa yun? Bakit mo pinagtatakpan si Dorfina? Ano ka ba naman, Camila? Yun lang ang paraan para mahulugan loob niya sa akin. Para magtiwala siya sa akin. Ah! Alam mo, itutuloy ko lang ang pakikipagkaibigan sa kanya. At alam ko hindi magatagal, malalaman ko na ang sikreto ng pagkatao niya. Ay, Lindon. Sana magkasunlaki na lang tayo, ano? Ano yung ginagawa niya ngayon? Ando kaya siya sa bahay? Kung meron akong sombrero, kailangan ko talaga. Cortina! Umangat ka! Ay. Cortina! Umangat ka! Nagawa mo na ba ng incident report yung nangyari sa Batangas? Opo, ma'am. Nagawa ko na po. Tsaka, pasensya na kayo kung nagkaroon ko ng problema dahil doon. Wala yun. Nangyayari talaga yun eh. Wala na mo may gusto nun, di ba? Tsaka nga pala,
Can you please stop calling me, ma'am? Siya nga pala, kung may trabaho pa kayong paggagawa sa akin, patawag niyo na lang ako. Oh, sige, papatawag niyo lang kita. Ano pa't naging mag-best friends tayo noon, di ba? Can you see it? Ayun, Marisa. Nasaan mo na bang umibig? Yung pakiramdam na parang bawat oras, andun lang siya sa utak mo. Yung kahit anong gawin mo, andun lang siya sa isip mo. Nung wala si Dorfina, doon ko napatunayan sa sarili ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Iibig mo si Dorfina. Alalahanin mo lang na si Dorfina hindi ordinaryong duwende. Posibleng magkaroon ng pangalawang kapangyarihan o lumaksang kapangyarihan ng isang duwende kung siya ay umiibig. Dorfina! Tulong!